So yun mga ka-let's go, welcome back sa aking YouTube channel, and kung bago ka pa lang sa channel ko, please click like and subscribe para updated ka sa mga videos and tutorial na gagawin ko. So for today's vlog mga ka-let's go, siguro nami-miss nyo na yung mga tutorial natin, tagal-tagal ako hindi nag-tutorial, puro palipad tayo. For today's vlog mga ka-let's go, maraming nag-request sa akin ng tutorial na to, and shoutout kay... Ganyan, kay Idol, yan. Siya yung nag-request nung tutorial ng box kite na step by step. So, para sa inyo, susubukan natin gumawa. Pero for this time, gawa muna tayo. So, ano? Simulan na natin. Tara! So, una, kumuha muna tayo ng ting-ting. Ayan. Gumawa tayo ng apat na ting-ting. Ito yung way na parang tingin ko pinakamadali at pinakamabilis sa lahat. Ayan, putulin natin dyan. Ayan, tapos sukatin natin yung apat. Kailangan magkakasukat yan, magkakasing haba. So, ayan. So, ang gagawin natin ay ting-ting, kaya maliit lang yung gagawin natin. Then, putulin natin siya dito sa gilid. So, ayan. Ganyan na siya, okay na. And, apat. Bali, apat siya. Ayan, apat. Tapos, gawa tayo ng cross. Ayan. Cross. Diba, apat yung ginawa natin. Then, yung dalawang pair siya. Tapos, cross. Gagawa tayo ng cross and itatali na natin siya dito. Itali na natin siya. Make sure na magkakasukat yung bawat gilid and pagkakaikot niya. So, ayan na siya guys. Ayan na siya mga ka-let's go. Gawa na ang ating unang cross. Yung pangalawa naman ang ating gagawin. Yung pangalawa, sukatin na lang natin yung kung gano'ng kalaki yung and gano'ng kahaba yung ginawa nating cross. So ito, susukatin natin dito para pantay siya. So, ayun. Ito, simulan na natin ulit siyang itali. So, ayan, okay na yung dalawa nating cross. Ayan, dalawa na siyang cross. Ayan, okay na siya. Ayan. So, ang next naman natin, kukuha tayo ng apat na ting-ting. Tapos, ilalagay natin dito sa dulo niya. So, apat. Kuha tayong apat. Ito na yung apat nating ting-ting. So, ang next naman natin, pagpapantay-pantay na ulit natin siya. Ayan, puputuli natin. So, ayan. Ito. Pinutol na natin siya. So, itong pinutol natin na to, ganitong kahaba yung magiging box kite natin mga ka-let's go. Sunod natin gagawin, yung bawat dulo nito, ilalagay natin dito sa cross natin na ginawa. So, dito yung isa. Ayan, dito. Patayin ng pantali. So, ayan, ito na yung una. Tatali na natin dito. So, yun pala mga ka-let's go. Bago nyo itali dito, lagyan nyo ng allowance or yung lagpas dito sa pinakaibabaw. Kasi lalagyan din natin ng tali dyan. Ayan. So, ganyan kahaba dapat. Lagyan natin ng ano, lagpas na ganyan. Ayan. Tali na natin. Ayan. Yung pangalawa naman, din, ganun din. Susukatin mo lang dito kung gano'ng kataas yung lagpas niya. Tapos dito mo rin itatali. Ayan. So yun mga ka-let's go, natali na natin siya, ayan. Make sure lang na kung gano'ng kahaba yung dito, yung una. Susukatin nyo lang din dito. Kung ganito kahaba yung ilagay kong allowance. Ayan. Kailangan magkakasukat lang din siya. Tapos, itong kabila, ikakapit din natin siya dito mamaya.
Naikabit na natin yung unang cross. Ayan, yung unang cross mga ka-let's go sa gilid. Ang next naman natin itong isa dito sa pinaka sa kabila niya. Tapos yung haba nito pag-itan sa mga dulo, kailangan kapareho din ng haba dito sa kabila. So, sukatin natin siya mga ka-let's go. Ayan. Tapos kuha ka ng maliit na tingting. Ito yung sukat niya dito. Susukat natin siya sa kabilang dulo. Tapos dito na natin siya itatali yung sunod na cross. Ayan. Nag-guess nyo mga ka-let's go? Ayan. Para dito, iikot na rin natin sa apat na sulok yung cross. So, ayan. Itatali na natin. Simulan na natin siyang itali. Ayan. Dahan-dahan lang mga ka-let's go kasi baka maputol yung ting-ting natin kasi maliit lang yan and madali yung maputol, kaya dahan-dahan lang sa pagtatali. So yan, natali na natin yung isa. Kailangan mga ka-let's go, pantay-pantay kung saan tapat yung ting-ting sa kabila, doon din yung itatali yung isa. So, eto, sukatin din natin ulit kung gaano kahaba. Ayan. Ayan, susukatin din natin bago nyo itali yung sa kabilang dulo, yung ting-ting. Ganyan siyang kahaba. So, dito natin siya itatali. Ayan, itali na natin siya. So yun mga ka-let's go, na tali na natin sa magkabilang dulo yung cross natin and meron na siyang mga ting-ting sa gilid. Ayan. So ang next naman natin, yung bawat dulo dito, ayan dito, lalagyan natin siya ng sinulid para mag-form talaga siya ng box. Ito, itong apat na to, ito, ito, tsaka ito, tsaka ito. Ayan. Lalagyan natin siya ng sinulid dyan. Tapos yung kabila, lalagyan din natin. So, tara, lagyan na natin. Kailangan mga ka-let's go, pare-pareho yung haba ng sinulid na ilalagay natin sa pangabawat dulo. Kaya gumawa ko nito, ganitong kahaba yung ilalagay natin. Para matansya natin yung sinulid. So, ayan na siya mga ka-let's go. Nalagyan na natin ng sinulid sa gilid. Ayan, ito. Yung mga lining na yan, yan. Tapos, ang next na natin, yung kabila naman lalagyan din natin. Ganitong kahaba yung sinulid na lalagyan natin dun sa kabila. So, ipapareho na lang din natin dito. Para, ano siya, balance. Ayan. So yun mga ka-let's go, meron na siyang tali sa bawat dulo. Ayan, okay na siya. And next natin, yung pinakahuli, lalagyan natin siya ng sinulid dito sa apat din para mag-balance yung pinaka ano, hubog niya. Kasi nababanat yung ting-ting, manipis lang. Lalagyan natin siya ng sinulid dito sa apat. Ayan. So yun mga ka-let's go, okay na ang ating box kite. Ayan. Ayan. Okay na ang ating box kite and sana nag-enjoy kayo sa ating tutorial and sana marami kayo ng kuhan tips at makagawa rin kayo ng ganitong saranggola. Sa ating part 2 mga ka-let's go, papabalatan na natin siya at papali pa rin. So, tutok lang kayo. Samahan niyo kami magpalipat nito sa susunod na episode ng Saranggola ni Pepe Tutorial. Thank you for watching. Bye-bye!